Okay, talagang pagod na pagod po ako since yesterday. At ano pong tawag dito? Talagang yung tulog ko talagang kulang dahil maraming inasikaso. At sabi ko naman sa Lord, Lord, bawat gising ko po sa umaga, ako'y nagtataka. Bakit kahit ito, kahit puyat po ako, matutulog po ako ng alas 12, 12 o'clock. Pas gigising ako 5 o'clock o 5:30 ng umaga, hindi ko maintindihan bakit ang katawan ko ang lakas-lakas pag umaga. Marami akong nakakausap na pag kulang ang tulog nila, mahihina po sila. The secret? Well, ang sikreto, si Jesus. Yun po, talagang pag nakay Jesus ka, lahat po talaga, all things work together for good. Nagtataka po talaga ako, although maraming stress, maraming sa buhay natin, no, na hinaharap, gine-get through niya in a sense na alam mo nandiyan siya para sa'yo. Okay? So I would like to share something. So I hope hindi mawala yung boses ko. Dahil sa totoo lang po, parang kahapon pa, whenever I attempt to say something, parang hindi ganun kalakas ang boses ko. But I will try to the utmost. Not in a way na tinatrying heart. No, of course, Jesus is with me. Ayun ang matatapos natin yung gusto kong sabihin dito. Okay. Si Jesus Christ ang righteousness natin. Ito po yung sinasabi ko doon sa kausap ko, I think, 3 days ago. Meron po siyang post sa kanyang social media na ipinagmamalaki niya na sabi niya, pinipilit kong maging banal. Ito po yung laman ng kanyang post. Pinipilit kong maging banal, pero yung mga kasamahan ko sa simbahan, sabi niya, dun sa church nila, kung ano man yung organization yun. I know the organization, but siyempre hindi ko na papanggitin. No? Pinipilit kong maging banal, pero yung mga kasamahan ko doon sa simbahan namin, pinopost ako, pero hindi ako pinapangalanan. Na parang sinisiraan ako. Ito pong sabi niya. Pero kahit anong gawin ko, yan, na maging banal, sabi niya ganoon, masama pa rin ako sa kanila. Si ang ginawa ko, hindi ako nakapagpigil, ako ay nag-PM sa kanya. Sabi ko, auntie, tita, ako, ang kabanalan po kasi natin, ibinihis sa atin. Hindi po ito yung tipong ginawa natin, kaya tinawag tayong banal. Ito po ay in-impart sa atin, di ba? Grinant sa atin, ibinihis nga sa atin. Righteousness is something na hindi mo gagawin. At I remember one time, ito po kasi yung church na sabi ko na, pumasok kami doon, we were invited. Alauna, hindi pa nagpapakain. Kasi kailangan pa silang umiyak bago umalis sa premise ng church nila. Tawa kami ng tawa ng mga kasama kong in-invite. Because alam namin, hindi ganun ang Christianity. Christianity is simply Jesus living in us. Hindi yung pwede mong gawin. Dahil pag ang kaso kasi kapag gawin pwede mong gawin, therefore, ang savior ng sarili mo, eh ikaw. Hindi po ganun. That's religion. Matatandaan po ninyo, di ba, tinuro ko na po dito, akin pong isinare na rito. Religion means we are trying to be perfect in front of God through our own efforts. Which is, hindi po pwede, cannot be borrowed dahil tayo po ay makasalanan by nature. Therefore, kung yung pagiging perfect mo ay based sa yung sariling effort, therefore, ang salvation mo ay ginawa mo. Which is, hindi po pwede, sapagkat Jesus alone saves. Di ba, nakalagay dito sa kahabaan ng Espanya. Espanya Boulevard. Dagay dito po tayo sa Sampalo, ano, sa Espanya Boulevard. Makikita nyo po dyan pagdadaan kayo. Papunta po ng, ano, syempre, papuntang Quezon City. Makikita nyo sa bandang kanan ninyo na yan, may karatula po dyan. No, nandiyan pa rin po, Jesus alone saves. Sapagkat, sana, kasi kung hindi, di sana nakalagay, myself is my savior. Nakalagay sana. Hindi. Jesus alone saves. Without Him, we are nothing. Kaya lahat po ng Kristiyano ay iisa kay Kristo. All Christians are one
in Jesus Christ. Meron mga naniniwala sa institutional churches, meron mga hindi tulad namin. Kami kasi we choose to live the Christian living in a biblical manner, in a very very biblical way. Na house church talaga. Actually, hindi lang po house church na, you know, pwede po tayo magpulong o mag-gather kahit saan. Yan ang nasa Bible eh. Pero hindi yan pinag-uusapan. If you're in Christ, kahit ano pa yung pananaw mo sa mga minor doctrines na yan, kay Jesus, ikaw ay perfect. Diba? Ang importante yung major doctrine. Actually, Jesus Christ is not a doctrine. He is our Savior. Christianity or grace is not a doctrine. Christianity or grace is the Savior, the Lord Jesus Christ. So, anong ikinalilito ng mga tao dito? Simple lang po. Nalilito sila, first, dahil nabulag sila ng religion. Pangalawa, hindi naman kasi sila nagpapasa-basa ng Bible. Remember, if you don't read His Word, and yet, nagre-reklamo ka sa buhay mo, bakit? Pangit ang nangyayari sa iyo. Tapos that may times that you are questioning the Lord kung hindi magandang nangyayari sa buhay mo. Well, wala kang karapatang magtanong. Ne? Kasi sa totoo lang, hindi ka naman nagbabasa-basa. Very important ang pagbabasa ng Biblia. Ne? So ang mga Biblia natin, babasahin natin. Wala na po tayong excuse. Anyone can have a Bible right now. I-download lang po natin, no, sa mga app store natin, tsaka sa mga, you know what, play store natin, no. Tayo po ay magkakaroon ng Biblia. Mamili po kayo, marami po. Ako ang naka-download sa akin yung YouVersion. Sapagkat dito po sa YouVersion na app na ito, ang dami pong mapagpipili ang mga version. At nakikita ko whenever na ina-update po ito na itong YouVersion na ito ay nadadagdagan. Halimbawa, may mga bagong sayo ng Biblia na nadadagdag. At doon makikita po natin dito na ipinapakita talaga doon, especially sa mga talata ng Epeso 2, 8 hanggang 10, na wala tayong kinalaman sa salvation natin. Diba? Not by works so that no one can boast. Ang maganda nito, basahin mo man lahat yung version na yan sa YouVersion. Kaya maganda yung YouVersion. I suggest you download that. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay nasa Play Store. Hindi ko lang po alam kung meron po sa App Store ng Apple, no? Try nyo rin po. Kasi tinignan ko yung sa Apple ko, wala, parang hindi ko yung nakita roon yung YouVersion. I'm trying really to look at it also there. But nakita ko po itong sa akin sa Play Store, sa Android, no? So, yeah, I suggest you hindi mo na kailangan mag-download ng napakaraming Bible app. Kaya yung memory ng mga lumang cellphones ko, grabe, na-drain, ang dami kong dinownload ng mga study Bibles doon, mga Bibles, no? Mga salin, pero dito sa YouVersion, ang ganda po ng, dahil nandun na po lahat. Kaya sabi ko po sa inyo, if you don't read His Word, tapos nagre-reklamo kayo sa mga nangyayari sa mga buhay-buhay natin, wala tayong karapatang gawin yan. Dahil, unang-una, hindi mo naman naiintindihan yung kanyang salita. Tapos kung may nangyayari, magre-reklamo ka. Ganun din po yan sa kaligtasan po natin. Pag hindi mo alam yung katotohanan that we are one in Christ, not because of the good deeds or the good works na ginawa natin, but because of His grace alone. Pag hindi mo alam yan, at nananganlong ka, at nananangan ka doon sa pwede mong gawin, doon sa effort that you can do to please Him, that's wrong. That's wrong. Come on, please. Read His Word, learn from it, and absorb all of the revelations that the Lord wants you to learn or to know. Ang revelation kasi unti-unti yan, para yung kurtina, tabing unti-unti binubuksan. Hindi binubuksan na minsan, pero unti-unti sa pagbukas ng kurtina, nakikita mo, eh, ganito pala. Ako po ang nakita ko po talaga ngayon. Inoobserbahan ko ang sarili ko. Sabi ko, Lord, kanina lang po, bago po ako mag-start ng vlog na ito,
ko po ay nasa labas. Kinukompare ko yung 10 years ago sa ngayon. Sabi ko, Lord, ngayon mas malalim na ako sa grace kasi alam ko, it's all about your person, Lord Jesus. It's all about you alone. Hindi ito tungkol sa pwede kong magawa. Hindi ito dun sa religion, hindi dun sa institution or sa institutional churches na kinabilangan ko nun. But it's only about you. Kaya ang righteousness ng lahat ng Kristiyano, I mean, lahat ng believers ni Jesus. Kaya alam ninyo, opo, maski mga believers po ni Jesus, tayo po, meron tayong mga minor doctrines na hindi natin napagkakasunduan. Pero kung titignan po natin yung pinaka-major, ayoko sabihing major doctrine, but gusto kong tawagin itong major truth, no? Na titignan po natin, we are saved by grace, we believe in Jesus as the only Savior, amen? At yung dugo lang niya ang nakapag-alis ng mga kasalanan natin. Past, present, future. Forgive me for my voice. Okay, pero... yeah. At ayun, napatawad na po tayo. Forgiven na po tayo. So, rest assured. Rest assured. We're forgiven. That's why if you're not yet a subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell to this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus. Thank you. And Jesus truly loves us all. So, ngayon po ay I plan to take a bath. Maliligo na po ako para makatulog na maaga siguro. Normal lang po ito kasi napuyat ako ilang araw na. So, I was so stressed the past 5 days. Sobra. Hindi magandang too much stress. Pero, ulitin ko. I am so amazed that the love of Jesus overflows sa buhay ko, overflowing sa buhay ko. Nung matulog po ako kagabi, ilang beses na po natutulog ko, minsan natulog ako alauna na, nung isang gabi alauna, nasa dami ng ginagawa ng nasikaso, ni Isi. Natulog ako alauna, ginising ako maaga, I think mga 5 o'clock. Bago ako natulog, sabi ko, Lord, ako Lord Jesus, malamang bukas pa ang itang pagkaradam po. Much to my surprise. Grabe. Wow. Yung inaasahan ko hindi nangyari. Pagising ko, ang gaan ng pakiramdam ko. Peaceful na peaceful. Kaya sabi ko, ang grace po ni Jesus, sobra. Sobra. So, pasalamatan natin siya lagi sa bawat araw. Because He truly loves us. Thank you. And Jesus truly loves us all.